ibig sabihin, matagal na yan. Gano'ng katagal na yan? Hindi pa siya gano'ng, kaano, wala pa isang taon niya na na-stroke. Ah, na-stroke? Ano lang, mild. Okay. Pero ito kasi, nangyari, okay. Nung Pasko, ano, di may picture taking kami, no, doon sa sopa. Eh, yung tatay ko kasi malaking tao, ta, maligat. Ginawa niya, nilagay niya yung kamay na dito. So, nadaganan. So, yung ano, yung sa kanya daw, sciatica. Hindi po yung sciatica, pag sugar. Ay, nakita parang ano yung bone niya dito, parang nag-dislocate, parang gano'n yung konting ano lang siya. Sabi naman ng ano, therapy lang, sabi ng doktor. Eh, pinahilog nga niya, medyo na ano naman siya, pero din niya binati kasi manyakis daw yung nag-ihilog na matanda. Pero yan, hindi yan sciatica. Ang sciatica refers to sciatic nerve sa lumbar po yun. Itong December lang? Last year ba yun? Hindi, ito lang nakaraan December. Itong December lang, 2023. January, February, March, April, May, July. Pasok na pasok pa si ma'am sa regulatory period. Na 8 months kasi yung pinakamasasakit na ano. Sumusunod yung katawan. Pero ito, na-stroke si mami. Hindi naman ako stroke eh. Pero hindi, laano naman siya. Hindi, meron po kasing ano yan. Meron po kasing tatamaan para kayo mapuprosin pag na-stroke kayo. Marami na pong pumunta rin. Pero hindi daw siya, ano, hindi siya kasama dun sa ano. Kasi na-x-ray siya. Ayun na kasing ano. Kailan ka na-stroke? Niya, pasok ba to sa ito, stroke? Ito, itong year lang na to. Pero bago mag-January, bago mag-December. Last year, no. Itong year lang na ito na stroke. Ito lang siya. So, ibig sabihin, may frozen shoulder na siya bago siya na-stroke. Okay. Pasakit din yung mga ngayon, yung close open yung grip niyo ako. Grip niyo ako, grip. Ganun din yung nanay. Okay, kaliwa. Okay. Ano yung dominant niyo, mami? Ano yung mas malakas sa inyo? Kaliwete kayo, kanan? Kanan niya. Kanan. Hindi, yung ano yung madalas niyo ginagamit. Kanan o kaliwa? Ito. Kaliwete ba siya kanan? Ito kanan ng odas ng gamit. Ito kanan. Kaliwa ito. Hindi, ito kanan. Kanan. Nakaharap ka kasi. Kaya nagtataka ako eh. Hindi kasi, kung ano yung dominant natin, dapat yun ang mas malakas. Malakas kasi yun. Hindi niya na nagagamit ko kasi nga nagkaroon siya ng problema dyan. Pero nagagamit niya pero hindi siya ganun ka. Kami isang kasi. Pero dati talaga kanan talaga. Hindi ko lang mayang nahilot na yan, hindi lang niya pinalo ulit, binalik eh. Hindi, magulo na ako sa inyo. Ano ba talaga siya, kanan, kaliwete? Ay, gano'n rin nga, eh di ito. Kanan. Kanan. Kanan nga, sabi niyo kaliwete kayo. Kaya ba sabi? Ay, sabi ko, itong ginagamit nyo. Dahil nga may fracture. Ah, dahil may problema. Oo. Regardless kung may ginaano kayo, basta pag siya. Kung kanan kayo o kaliwete. Oo, kanan talaga. Kanan kayo. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo. Katulad dito, mas mahina na yun. Pag ginrip niya ako, mahina. Eh, dapat malakas yun. Eh, ito nang mas malakas ngayon yung kaliwa. Yun ang ibig ko sabihin. Nanghina na tong kanan niya dahil sa frozen. Pero yung iba, hindi naapektuhan yun eh. Yung kamay, hindi naapektuhan pag kahit frozen kayo. Pero pagka may naiipit na mga nerve na, ayan na, humihina na. Okay, mami. Ibaon ba kayo 10 kilo lang sa loob? Ha? 10 kilo lang sa loob na. Ibaon kayo nun? Ibaon siguro. Anuin ko na muna. Hindi, palambutin ko lang muna. Kasi siyempre, medyo masakit to kasi saktong-sakto pa naman siya, 8 months. Eh, alam nyo naman, madalas ko sinasabi, 8 months pababa, yan yung may pain talaga sa mga adjust. Bigyan nyo lang. 8 months pababa. Pero pag nalampasan nyo niyan, mas may pain pa siya pero less na. Pero pag nasa 8 months kayo,
sakop kayo ng sinasabi kong reglamentary period sa pros and shoulder, talagang mag-expect kayo na may kakagat sa inyo dyan na parang si Jollibee. Si tatay kayo pwede pa siya? Hindi, parang may mga sila kung masakit. May kirot-kirot. Huh? Nakukonvince lang yun yung mga... Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko dinidiyan kahit may nakakaramdam ako ng mga bukol-bukol. Ang hilot ko, pantay lang. Hindi ko sinasabing ito, lamig, turugin natin. Hindi. Daanan nyo lang. Mawawala rin yan. Yan. Kapahin nyo ito, nanay. Ito. Ito. O, di ba bukol? Pero yung pangkaraniwan lang, mga muscles pa sa mga tawag yun, or stiff muscle. Hapus-hapusin nyo lang yan. Kusa rin mawawala yan. Huwag yung durugin. Normal yan, nakikirot, sumasakit pag nagkakaroon ng... Kunyari, malamig ang panahon. Yan. Yan, kikirot-kirot yan. Pero pangkaraniwan lang yun. Pero ang sagot dyan, hapusin nyo lang ng pau, painitan nyo lang kung saan ang mawawala. Oh. Mami, dapa kayo. Ano yun natin? Palambutin ko muna. Baka mamaya mahina yung pain toleration nyo eh. Huwag na natin tapitin. Isa nakaganyan nga siyang mag ano. Eh, pag na-sleep test ka talaga, ano bang ibig sabihin ng sleep test? Kaya nga, nakikis-kis. Okay, relax lang. Lambutin lang. Ayan. Ayan. Lambutan nyo lang. Isa pa. Paglan nyo lang. Ano yung masasin mo na si mga mirip? Mga ganyan niya. Pati ba lang ang niya? Hindi ka maka-straight ng gano'n. Oh, parang may tumutukod. Hindi, tsaka masakit dito, dito. Masakit dito. Sa naka-side ka. Yun din ang pakiramdam ng mga sleep disc. Yan. Pero maraming tawag dyan. Disc desiccation, disc bulging, disc prolapse, disc herniation, disc protrusion. Ang daming tawag dyan. Disc disease, disc spondylosis. Ang daming yan yan. Nagbabago-bago lang ang katawagan niyan, depende sa pagkaipit sa posisyon. Pero ang shortcut dyan, tira, siraan disc mo. Yun yung pinaka-shortcut. Magbabago lang ang katawagan ng mga medical term, kaya hindi natin gano'ng maintindihan. Depende kung pagkaipit at depende kung gano'ng nakalaki ang ano. May mga tawagan doon. Pero isa lang shortcut doon, sira, ganyan, tira. Yan, ganyan, tira. Naubos yung ano, yeah. Nasa gitna. Yan, tihaya mami. Sige mami, lagay na sa dibdib yung umay. Ito yung general adjustment po. Para buong katawan nyo, balakang nyo, leeg nyo, balikat nyo, paa nyo, maging ayos. Okay, relax na. Inhale. Sail. Down. Down. Wala ah. Uli. Exhale down. Inhale. Yun, exhale. Down. Thank you. Okay. Kanina. Tinigil niyo. Talaga kayo sa 8 months eh. Pero kaya niyo yan. May mga ibubundo rito, hindi niyo kaya yun. Okay, relax na. Tambutan niyo na. Oh, diba? Kaya? Oo, oh, kaya. Relax na. So, I said aray. Okay. At least, konti lang, aray. Ah, ganyan lang. Kaya niya naman. Ito, hindi pa yan mapiperfect mangat. Pero, kung nasasaktan kayo sa pag-iga ng patagilid, ngayon, expectin nyo na na kayang-kaya nyo yan. Tsaka pwede na itong tabigin. Pwede na siyang tabig-tabigin na hindi masakit. Oo, maganyan lang. Sasaktaray, nagagawa. Gumaganon siya? O yan, kayo naman nakakakita eh. Alam niyo naman yung nakikita niyo sa nanay, sa mami niyo to. Nakikita niyo naman eh. Pero siyempre, pag na-adjust siya, yun na, magiging advantage niya. Kahit tabigin mo siya ng malakas, alugin mo siya, pwede na yan. Hindi na siya yung basta-basta iinda. Mami, ito lang yung exercise natin day by day ha. Napapanood niyo naman yan, di ba? Yan. Oh. Ano? Hmm? Hmm? Nasa iyo pa nga. So kaya, pwede
Pwede na kami yan, oh. Higa niyo patagilid. Oo. Oh. Oo, oh, ngayon. Medyo masakit. Medyo lang. Medyo lang. Hindi na... Kaya na yan. Kumbaga medyo. Kumbaga, ibig sabihin may konti pa. Pero day by day, yun nga. Adjust nyo lang. Ay, exercise nyo lang. Lagi kong tinuturo to. Lakasan nyo na. Kapila. Tapos ganyan. After nyo mag-stretching, haplosan nyo lang ng pau. Ayan. Oo. Oo. Yeah! Maganyan ka. Baka mamaya pagdating sa bahay, midday ka naman dahil hanggang gano'n.